So, pag-uusapan po natin yung ruling functions. Pag sinabi po natin negation, ito yung ano, no, hindi natin pinaniniwalaan o hindi natin tinatayuan. So, negation, negative tayo dito. The eldership is not a priestly office. Ang eldership po ay hindi opisina ng mga pari. Ano po ba ang pari? The priestly function is that of mediation before God on behalf of people, as mentioned in Hebrews 5:1 and 2 Chronicles 26:16. The episcopal order continues to apply priestly function or title to their office. So, una, hindi tayo naniniwala na ang elders ay mga pari. Hindi po mediatory ang opisina ng elder, meaning hindi sila kumakatawan sa miyembro ng iglesia. Ang pastor po ay hindi ito nagbibigay ng basbas na kagaya ng ginagawa ng pari na kinakatawan niya si Kristo. Tandaan natin, there's only one mediator between God and man, and that's Jesus Christ. Si Jesucristo, hindi rin si Maria, hindi yung mediatrix sa tinatawag ng Romano-Katoliko. Ang pastor ay iba po sa trabaho ng pari. Okay? Ngayon, yung Episcopalians, naniniwala sila na nakip yung order ng yung priestly order o yung pagiging pari na pwedeng gamitin sa interchangeably sa elder's office. May kakilala po ako, isang kaibigan sa Facebook, ano siya? Kung ako nagkakamali, Lutheran yata o Eastern Orthodox kung ano yung ano niya. And ang sabi niya, isa siyang priest slash pastor sa umaga, vokalista ng banda sa gabi. Yun ang post niya kasi nagbabanda rin siya. So, kaya kapag ka, ano sila, no, yung pagka siya'y nasa function ng pagpapari niya o pagpapastor, meron siya yung abito ba tawag doon? Yung may puti dito. Nasa neck. Meron din siyang sash. So, mukhang pari talaga yung dating. Tandaan natin, hindi pari ang pastor. Sabi po sa Baptism, Eucharist, and Ministry, ordained ministers may appropriately be called priests because they fulfill particular priestly service by strengthening and building up the royal prophetic priesthood of the faithful through word and sacrament, to their prayers in intercession, and to their pastoral guidance of the community. Tandaan natin, sabi dito, the cited functions na yung priestly service, yung strengthening and building of the royal and prophetic priesthood and faithful through word and sacraments, prayers and intercessions, those functions are not unique priestly functions. So, the New Testament applies hierarchies to all believers but never the elders as a special class. So, sabi ni Charles Hodge sa Systematic Theology, every appropriate title of honor is lavished upon them. They are called bishops of souls, pastors, teachers, rulers, governors, etc., but never priests. As the sacred writers were Jews, to whom nothing was more familiar than the word priests, whose ministers of religion were constantly so denominated, the fact that they never once used the word or any of its cognates in reference to the ministers of the gospel is little less than miraculous. It is one of those cases in which the silence of scripture speaks volumes. So, sinasabi po ni Charles Hodge, ang mga Hudyo po na nagsulat ng New Testament at ginamit ng Diyos para maisulat, may lathala ang salita ng Diyos, they never used the word priest pertaining to the elders. Kahit ano pa yan, no? Sabi dito, ginamit nila yung bishops, which is also a pastor. Ibang terminology lang, pastors, teachers, rulers, or governors, but never priest. Sabi po sa beware, yung pag-ingatan po natin, never encourage the Roman Catholic baggage of the members to carry on in their treatment of the elder. Ano po yung treatment na yan? Minsan, ginagamit dyan yung paraan na, pastor, ipag-pray nyo naman ako. Kasi may, parabang may ibang kapangyarihan si pastor pag nanalangin. Tandaan natin, ito ay hindi dahil mas malakas ang kapangyarihan ni pastor o ang kabanalan niya o yung anointing. Hindi po ganun. Sabi dito, the pastor's prayer or blessing is often treated as having some sacramental effectiveness. Parang kapag pastor ang nanalangin, mas makapangyarihan kaysa sa layman. Hindi po ganun. Kaya nga minsan, sa pinanggalingan natin, pastor, may sakit yung anak ko.
punta kayo sa bahay para maipanalangin. Doon may sinabi naman talaga na tawagin yung mga matatanda sa tawag dito sa iglesia para maipanalangin. Yung may sakit, sila ipapahiran na lang, isa sila gagaling. Pero not necessarily na tatratuhin natin yung pastor na siya yung may mas mataas na kapangyarihan. Wala po tayong mga HP dito o yung holiness power na tinatawag. Yung mga ligtas points, hindi tayo pataasan ng ganun at palakasan, hindi po. Ang pastor po ay kagaya natin lahat ay pinakikinggan ng Panginoong Diyos pag tayo ay nanalangin. So, kung may negation, meron din tayong assertion. Ay, saan ako? So, our negation is, our assertion is, the elder's rule is church-specific. So, pinangunahan natin na ang pag-rule ng elder ay sa iglesia lamang. So, this follows from the autonomous nature of the church. In Acts 14:23, pinakita doon that appointed elders in every church, bawat iglesia. Sa lokal na iglesia lamang nag-a-apply yung pagiging elder ng isang office bearer. Hindi pwedeng itong tumagos sa ibang lokal na iglesia. In Acts 20:28, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church. Yung ginamit na Greek word is definite and singular pertaining to a single church, not to many churches. Kaya hindi nga tayo naniniwala doon sa idea ng bishop na nangunguna sa maraming iglesia. Hindi po. Hindi tayo naniniwala doon. So, the point here is, the elder's jurisdiction of rule is only over the local church that has recognized him as its elder. Pastor, paano yung si Pastor Joseph nag-oversight sa atin? Paano po yun? Nakikialam siya sa mga pangyayari sa iglesia, yung mga ganun. Ay, tandaan natin, nung siya ay nag-oversight, ay hindi pa tayo iglesia. Outreach pa lang tayo. At nung siya ay nung tayo ay na covenant na, unti-unti na siyang bumitaw. At nung lalo na huling function na ginawa niya sa atin ay yung pag-ordain. At after noon, lang kami, puro consultation, panalangin, mga ganun na lang. Hindi niya na kailangan problemahin yung affairs ng local na iglesia ng CCRBC. Meron siyang sariling iglesia na pinagpapastoran. Okay. So, sabi po dito ni John Owen in his works, question, may a person be called to or be employed in a part only of the office or work of the ministry, or may he hold the relation and exercise the duty of an elder or minister unto more churches than one at the same time? Answer. Neither of these has either warrant or precedent in the scripture, nor is the first of them consistent with the authority of the ministry, nor the latter with the duty thereof, nor either them with the nature of the relation which is between the elders and the church. So yung una, be employed in or part only of the office work of the ministry, part-time. Naniniwala tayo na merong full-time pastor in a sense, na yun talaga yung kanyang kabuhayan. Ngayon, hindi ko rin ginatanggap yung word na part-time pastor kasi hindi naman talaga part-time yung trabaho ng isang pastor na may secular job. Okay? Ginagampanan niya pa rin ng buo yun. Ang kinaiba lang, meron siyang ibang source ng kanyang kabuhayan. Ngayon, when it comes to being a pastor of other churches, hindi ito tinatayuan ng salita ng Diyos according to John Owen. Hindi ito precedent or warranted by scripture or consistent in the authority of the ministry. Kailangan ang iglesia ay merong sariling elder at hindi pwedeng tawag sa ganun yung moonlighting na meron kang ibang kung sa sa secular job, hindi ka pwedeng may ibang kumpanya na pinagtatrabahuan, masisisanti ka pag nalaman dalawa yung pinagtatrabahuan mo. Ganun din sa iglesia, hindi pa pwedeng dalawa yung pinagpapasturan mo na lokal na iglesia. Kailangan iisa lamang. Ngayon,
hindi ganito yung sitwasyon ni Pastor Joseph nung nag-oversight sa atin, ha. Hindi dalawang iglesia. Kasi yung isang iglesia ay out, or yung isang in-oversight niya ay hindi pa ganap na iglesia nung panahon natin. We are still CRO at the time. Outreach pa lang tayo. Yun. So, an elder should be a member of his church and cannot be an elder where he is not even a member. Kailangan ng elder o yung office bearer ay miyembro ng lokal na iglesia. Hindi pa pwedeng maging elder ng isang local church ang isang hindi member. Kaya nga sa atin, anong nauna, covenanting, at ako'y personally, naging miyembro muna ako ng iglesia. Paano nyo iboboto yung hindi nyo miyembro? No? So, an elder is the official representative of his church. Kinakatawan ng isang ordained elder ang ikabuan ng iglesia. In Acts 11:29-30, the donation from outside the church received by the elders on behalf of the church. In Acts 15:2-4, representing the church in conference with other churches. So, may representation na pinakita, merong in behalf of the church na pagtanggap ng mga kaloob. Elder ang gumaganap ng lahat ng iyon. This does not prevent a church to seek assistance of an elder or elders from another church. Sabi ni Thomas Goodwin, a particular church may receive the elders of other churches and receive them as elders in respect of some acts, as preaching and the like, but not in respect of acts of jurisdiction. Kaya nga tayo nag-iimbita ng mga speakers and eventually, may mga maimbitahan din tayo mga elders from other churches, pero ang jurisdiction nila ay hindi sa atin. Pero yung kanilang pagpipreach in respect of the preaching and the like, and teaching perhaps, ay pwede tayong magpasakop sa party na yon, pero hindi sa ruling ng pastor na guest natin. Hindi pwedeng pagdating dito ng guest, eh bigla siyang mag-decide para sa iglesia o makialam siya sa local affairs ng isang local church. Ganun din ako, pag ako'y naimbitahan sa ibang lokal na iglesia, hindi ibig sabihin nun, eh maghari-harian ako dun. No, meron silang lokal na elders at kailangan sila ang manguna. Beware! There are episcopal tendencies among Baptist churches structured as denominations. Yung episcopal tendencies, ano yan? Yung pangkakialam ng mga Baptist churches sa isa't isa. Actually, nangyari ito dahil may mga conventions na tinatawag. Yung SBC na mayroong nangunguna, may mga conventions na o mga samahan na hindi na nagiging healthy kasi napapakialaman na nung ibang elders yung mga local churches. At hindi yun ang disenyo ng iglesia. Never dinisign ng Panginoong Diyos na magkaroon ng oversight from outside, membership from outside the local church. So, yan yung maganda sa ano eh, no? Sa Rebap Luzon, yung mga Reformed Baptist Association dito sa Pinas kasi wala talaga silang pakialamanan sa local church ruling. Ang tinatayuan nila ay yung prinsipyo at yung doktrina. Doon sila nagkakatulungan. At tulungan talaga sa pagpapalago ng bawat isang iglesia. Dumarating pa sa financial aid, mga ganun. Pero never silang nakialam sa mga lokal na iglesia. Kahit kami sa misang sama ng fraternal ngayon sa pangunan ni Pastor Eli Kanya ng Malabon, Reformed Baptist, ano ba ito yung pangalan, exact name ng church nila, basta sa Malabon sila, Reformed Baptist Church of Malabon, ayun. Kahapon lang, kausap ko siya, humihingi ako ng ilang tips para sa preaching ko ngayon kasi may fraternal kami ng Thursday at ang ganda ng mga nabanggit niya, napasok sa topic. So, kumukonsulta ako sa kanya, pero never siyang, yung makikialam sa local affairs natin. Ang pakialam niya lang siguro, yung palasakit kami parehas na, Pastor, ano yung ipapanalangin namin sa iglesia niyo? Yung kanina, pinanalangin natin. Yung may event sila kasing kasabay ngayon, alam ko, Sunday. Mamaya meron silang film showing ng parang about biblical manhood yata. Nalimutan ko yung exact topic. So yun, pinanalangin natin yung kanina. Pwede rin tayong maki-join sa mga ganun, pero never silang or tayo na makikialam sa mga affairs ng bawat local churches. So, a denomination of churches structured with central and connectional government is contrary to the principle of church autonomy. Binanggit ko na kanina example, Southern Baptist Convention, hindi ito biblical na paraan. Southern Baptist Convention is contrary to the principle of church autonomy. Bakit? Southern Baptist,
may kapangyarihan sila mag-ordain for a local church. Hindi po ganun. Ang nag-ordain sa isang lokal na iglesia ay yung lokal na kongregasyon. Hindi yung denominasyon o kung sino mga pastor o elders na nandoon. The pastor of a mother church may fall into bishopric authority even over planted churches, yung oversight na tinatawag. So the wrong oversight is the idea of a mother church. Parang mothership lang eh, no? Dati nung sa dati naming church, may ganun, may mothership. Ay mothership. Mother church. Ang mother church ay yung nasa Manila or sa Quezon City at yung daughter church ay nasa Masbate, nasa Antipolo, yung mga local, yung tinatawag na mga local church. So that's not biblical. Nagiging bishopric yung dating, meaning merong overarching or oversight na nakikialam sa bawat lokal na iglesia at hindi iyon ang oversight na pinakita sa iglesia. Ang oversight ay local, okay, local church. Ngayon, sa ating tinutulong sa LJLJM Reformed Outreach, since they are still an outreach, nag-oversight tayo doon at hindi tayo na kumbaga lumalabag sa mandato ng Panginoon para sa mga lokal na iglesia, because that's just an oversight for a certain period of time until such time na sila ay makovenant. So yung pangalawa po, the elder's rule is teaching based. Ang rule ng elder ay teaching based. This follows from the pastoral function of eldership. Ephesians 4:11, pastors and teachers to be regarded as two categories for the same class of men. Same class of men, pastors and teachers. And 1 Thessalonians 5:12, over you is in conjunction with instruct or admonish you, or to instruct and admonish. Bigyan ng tagubilin o i-correct inyong function. Titus 2:15, speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Makita natin yung words na to exhort, and then doon muna tayo sa speak. In speaking is also preaching. Pag sinabing exhorting and rebuking with all authority, all in the preaching and teaching function ng isang elders. In Hebrews 13:7, those who rule over you who have spoken the word of God to you. So yung ruling is eldership based, at ito rin ay nakabase sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Who have spoken the word of God to you. First point, the elder is conferred the official authority to teach the word in his church. Ang opisyal ng tagapagturo, mga aral sa iglesia ay yung pastor o yung elder. Hindi yung non-office bearer na may gift. Hindi naman sinasabi natin na wala silang kakayahang magturo. Maaring mas magaling pa nga sila. Pwedeng ganun. Pero ang may authority na magturo ay yung official authority, ay yung ordained pastor. Next. The authority and regular duty to teach the word is in the eldership. Tandaan na natin na regular duty to teach the word is in the eldership. Pag sabi ng regular duty, siya dapat yung madalas nakikita sa pulpito, hindi yung nag-a-assign lang siya na mas kumbaga madalas pang nagpe-preach yung mga lay person. Dapat mas madalas nagpe-preach yung ordained pastor. So in that case, sa katapusan, no? Sa katapusan ay naka-assign si Deacon Rico. Tama? Deacon Rico, saka si sino pa isa? Si Dennis. Dennis, no? Itong Sunday. Ay, itong katapusan ng Sunday. Tama ba? Ayun. So, yung schedule nila ay very minimal. Hindi ito sa pang-snub sa kakayanan ng ibang kayang magturo. Hindi po. It just so happen na responsibilidad ng pastor, magpastor, magturo. No? Magtakot kayo pagka mas madalas nang magturo yung iba dito, sabihin tinatamad na yung pastor ninyo. Huwag naman, no? Ngayon, darating ang panahon, maaring sa susunod na mga buwan o quarters, may iba pang tatayo dito, no? Pero tandaan natin, ang may authority at ang responsibility to teach ay yung
elder, yung ordained elder or pastor. The elder is responsible for defining the agenda of the pulpit, choice of themes, text, etc. So, nung nag-planning kami, nung, tawag dito, nung, kailan ba to? Nung month of, probably March. April yata yun, no? Tama ba? April tayo nag-planning. April nga na. Nag-calendar tayo. March ba? End of March. O, patapos, patawid tayo ng April. Nag-calendar kami. At sa akin nagmumula yung, ano, no? Yung directive kung ano yung tatahakin ng, ano, ng iglesia pagdating sa pag-aaralan. Hindi yun trabaho ng deacons. Anong trabaho ng deacons? Administrative. Huwag nating kalilituhan yun, ha? Kahit meron silang kakayanang magturo, hindi ibig sabihin eh sila na yung mangunguna pagdating sa spiritual affairs. At yan ay well-defined sa scriptures. Pero ganun pa man, blessed tayo ng Panginoon na nagagamit yung kanilang mga giftings din sa pagtuturo. Kasama dyan, no? Nung kami nag-planning, na utilize natin yung giftings din nung kasama natin sa shepherd staff, sa planning, yung mga themes, maraming na i-contribute si Brother Art. Hindi ko nililihim sa inyo yan. I am very blessed na kasama sa na ginamit ng Panginoon si Brother Art to complete the calendar. Kaya ngayon, sa preaching, pansinin ninyo, morning, more on thematic siya, no? Thematic yung mga topics natin. Pagdating naman sa afternoon, doon yung series ng systematic theology. So, ma-appreciate natin best of both worlds. Pero sa preparation ng preaching, kung sino ang nakatoka, no? Kung sino, ba, nakaschedule si Deacon Rico sa kasi Brother Dennis sa katapusan, sila yung bahala sa pag-construct nila ng preaching. Nandun lang ako para umalalay. Okay? Nandun ako para magbigay ng mga puntos o magbigay ng insight sa kanila but not to create the whole preaching. No? Kahit yung mga nag-preach yung nakaraan, sila Deacon Raymond at si Brother Art, no? Ay, Deacon RJ pala, sorry. Deacon RJ, eh sila rin ang nag-construct. In fact, nung pinasa nila, sa, may binigay lang akong mga ilang points kasi dahil ano yan eh, supposed to be, ako dapat talaga, pero dahil nga sa scheduling, inako na nila. Nung tinignan ko na yung mga ano nila, transcript, yung sa preaching, pinabasa ko palang ano na ako eh, na born again na ako. Born again. I mean, na-bless na ako. Sabihin, mananiniwala tayo na gumikilos ang Panginoon sa pagtuturo din gamit yung mga giftings ng mga kapatiran natin. May part doon na kailangan kong pigilin yung sarili ko tapusin kasi pagka tinapos ko lahat basahin, parang napipreempt ko. So hinintay ko muna na magkaroon ng internet connection and pinakinggan ko na yung review, ay yung recorded. At sobrang nakaka-bless, makarinig ka rin ng preaching. Bilang elder, ako bilang elder, napakasarap makinig din ng preaching ng ibang kapatid at nakaka-edify ito. Ayan, the elder may forbid the teaching of doctrines and thoughts he may deem contrary to truth or not in the interest of the edification of the church in 1 Timothy 1:3. Ang pinaka-aim natin, yung mandato, ay may edify ang church. Pag sumasalungat ng mga katuruan, may kapangyarihan ng elder na pagbawalan yung mga hindi man sabihin nating heretical, pero in error or sumasalungat sa ating tinatayuan. No? Dahil ito'y maaring hindi makapagbigay ng paglago sa pananampalataya ng iglesia. Sunod po, there's a place for non-elder gifted men for preaching and teaching. Again, there's a place of non-elder. Pero anong requirement? Gifted men. Merong kakayanang magturo. Ayan. Gift. Okay. Naduling na naman ako. For preaching and teaching. Non-elder, hindi ordained, pero gifted. Sabi po sa 1689 Baptist Confession of Faith, although in the
Although it be incumbent on the bishops or pastors of the churches to be instant in preaching the word by way of office, yet the work of preaching the word is not so peculiarly confined to them, but that others also gifted and fitted by the Holy Spirit for it and approved and called by the church and may ought to perform it. That's the reason why meron tayong mga pagkakataon na nakakapag-share. Yung mga kalalakihan, kagaya kanina umaga sa devotion, nag-share. It is a platform for developing their skills in teaching and preaching. Nung pinag-usapan namin to ni Pastor Joseph kamakailan lang, kasi tinitignan namin yung mga schedules. Yung bumisita pala siya dito for ordination. So, inaano namin, pinag-usapan namin yung program. Kasi nga, sinusunod na natin yung RPW na dalawang services tayo. Tapos parang gusto niya malaman how are we faring in having yung morning pa lang, may devotion na. No, tapos dire-diretso sa preaching and then tuloy-tuloy hanggang hapon. So parang pinag-usapan namin ano ba yung mga concerns doon, ano ba yung mga aring maging pitfalls o maging problema. At nabati niya no, na magandang practice na yung mga kalalakihan ay nai-utilize for sharing their devotions. Nakaka-develop talaga ito. So platform yun for their development. At yung mga seasoned na, yung mga kumbaga na sanay na, ay maaring mag-preach during main service. Point number two. The elder's authority is circumscribed by the authority of the word. His official authority must arise from the authority of what he is teaching. It is biblically based, or yung biblical basis. To impose authority over non-biblical issues is beyond the elder's rule. This is overbearing eldership. Kailangan dito maging maingat. Sabi nga ni John MacArthur, ang eldership starts and ends in the four corners of scriptures. Pag hindi na ito saklaw ng salita ng Diyos, tahimik na dapat yung elder. Ngayon, kaya mag-ingat. Sa parte ng elder, mag-ingat na hindi niya pinakakialaman yung hindi niya jurisdiction. And at the same time, sa part naman ng members, wag naman maging sensitibo kung yung para bang akala nila privado ay napapakialaman. Titignan muna yung prinsipyo. For example, kayo ay na-rebuke in the area of your finances. Hindi, kailangan i-qualify natin. Baka naman ang ginawa ng pastor, hiningaan kayo ng statement of assets and liabilities nyo, tinigdan magkano pera nyo sa banko. Hindi na yung jurisdiction ng pastor. Anong jurisdiction ng pastor sa finances ng isang miyembro? Oversight lang. Yung bang, kung napapansin niya, parang ano, no? Patatlong buwan ka nang hindi nakakapagbigay ng pledge. Meron bang problema? Baka matulungan ka namin. Bakit? Kasi parte yun ng jurisdiction niya. Kasi giving yun sa church. Pangalawa, na pwede niyang pakialamanan yung mag-asawa sa kanilang relationship. Not to the point na maging nosy siya or yung masyado siyang intrimitido sa mga affairs ng mag-asawa na lahat na pakakialaman niya. Hindi. Kung ano lamang yung willing i-share ng mag-asawa at kung merong na-expose na sin. Okay? Kung merong na-expose na sin, prinsipyo ng Biblia, natulungan sila. No? Hindi na yun parte pati sa kulay ng kortina ng kwarto nyo, palitan nyo yan. Hindi yan biblical. Wala namang ganun, no? Hindi na yun pinakikailaman pa. Unless, magtanong sila, Pastor, ano bang ano? Di, that's non-biblical, ano na. Ano na lang yun? Eme na lang yun. Kumbaga, hindi na siya saklaw ng prinsipyo ng biblical. Iwasan yung overbearing eldership. Dapat ang council is biblical basis lamang. Kaya, pakinggan ninyo, scrutinize nyo ng maigi kung or mas maganda, huwag masyadong maging sensitive, no? Kapag kayo ay nasasaway or na-advise ng pastor, kailangan handa tayong tumanggap dahil kasama sa covenanting. At hindi lang si pastor, ha? Pati yung kapatid nyo, hanggat hindi naman sila lumalagpas dun sa kanilang bounds, ay pakinggan nyo rin. Maaring may maganda silang sasabihin. Maaring rebuke yan, encouragement.
wag lang yung puro pakinggan natin yung sa mga ano yun, yung gusto lang nating marinig o yung alam nating hindi tayo kukontrahin. Maganda pinapakinggan din natin yung kumukontra sa atin, no? Okay. So the elder's rule is persuasion oriented. Ito napaka laking tulong dito nung pastoral tawag dito. Pastoral theology na subject namin sa GMA. In-encourage kami ni Pastor na Pastor Noel na dapat ang preaching is persuasive. Hindi lamang siya informative or parang nagre-rebuke lang. Dapat pina-persuade mo yung konsensya nung tagapakinig. Kasi buhay ang salita ng Diyos. So ganun din, the elder's rule is persuasion-oriented. This follows from the regenerate membership of the church. If we believe, kaming mga elders, office bearers, naniniwala kami, or kahit kayo naniniwala tayo na tayo ligtas, pinananahanan tayo ng banal na espiritu. What does that mean? Kung nananahanan sa iyong banal na espiritu, may conviction ka. At kahit gano'ng pakatigas ang ulo mo, kahit gano'ng katigas ang puso, kapag narinig ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos, nag-quicken ito sa puso niya, nandiyan ang banal na espiritu, bibigyan siya ng kaliwanagan, bibigay at bibigay yan. Okay? Yan ay magsasabit sa salita ng Diyos. So, the members are directly under the headship of Jesus Christ, no less than the elders, or elder, or elders. Kay Kristo tayo nagpapasakop. Kagaya ng mga elders at kagaya ng pagpapasakop din natin sa elders, ang pinaka-head ng church ay si Kristo. Their consciences are equally captive to the Word of God, no less than the elders. Kung paano captive ang konsyensya ng isang elder sa banal na Espiritu ng Diyos at sa Diyos, ganun din ang mga miyembro. Okay? Kaya nagtitiwala tayo. This is very liberating for me na galing sa isang charismatic Pentecostal church na borderline ano eh, abusive yung pakikialam sa buhay ng Kristiyan, ng mga mananampalataya, ng miyembro na lang. ng mga miyembro na parang parang brute force yung kailangan. Pero hindi. You don't need to weaponize the Word of God. The Word of God is sharper than any double-edged sword. So, just preach the Word. Hayaan mong magsalita ang salita ng Diyos, pumunit ito sa puso, at gagawin niya yung kanyang kapangyarihan para ma-persuade ang isang tao. Ano pong punto? The elder does not rule by dictation or imposition, but persuading the conscience from the Word. Dapat may salita ng Diyos. And from the Word of God, dun tayo bubuo ng argumento natin sa mga dapat baguhin at mga dapat ayusin sa pamumuhay. Hindi ako pwede magsabi lang na, oy, tigilan mo yung pagsusugal. Tigilan mo yung pag-a-addict mo. kung nag-a-addict ka man, o kung ano pa mang dapat ayusin sa buhay ng isang tao. Saan tayo muhugot? Sa nagmumula? Sa salita ng Diyos, yung prinsipyo. Parang kanina, ang preaching natin, tungkol saan? Good stewardship. Sa mga susunod na mga linggo, hanggang sa katapusan, tuturo nila Deacon Rico, ay iba't ibang stewardship yan. Stewardship ng time, ng finances, at ng mga ano pang bagay na iniingatan. Sinimulan natin kanina sa stewardship ng gospel. Kung meron tayong tinanggap dito na pantay-pantay, ay yun yung ebanghelyo. Dapat maging maingat tayo para natin ingatan sa pamumuhay. So by preaching that, kung ano man yung pamumuhay mo na taliwas, kung ano man yung pagmamalaki mo sa salita ng Diyos, lahat ng bagay nun ay tatamaan. Hindi yun, wag natin isipin na may personal si Pastor. Huwag yung isipin. Totoo yun. Personal ang salita ng Diyos sa atin. I remember when I was na-invite ako sa isang sa isang week and I was preaching. Tapos na yung yung pagko-comfort sa kanila and I'm about to drop the hammer, kumbaga, yung gospel. Sabi ko sa I preached about the sin and the grace of God and then sabi ko sa mga tao doon, huwag yung isiping pinipersonal kayo ni Pastor. Personal talaga ito. hindi ito para isipin nyo, hindi para sa inyo to. Sinasabi ko nga lagi, bago mo isipin para sa katabi mo, sana nandito si para nandito. Hindi. This is for you.
So, ganun ka-personal ang mensahe ng salita ng Diyos. So, hindi ko na kailangang ma-personal. Okay? And it's a no-no. Tinuturo yan sa amin na never mong gawing i-weaponize ang salita ng Diyos na nagpaparinig ka. Hindi ako nagpaparinig. Hindi gaya ng iba dyan. No? Hindi pwedeng gawing pangparinig ang salita ng Diyos. Ito ay para sa mga bukas ang diwa. Hindi natin kailangan gawin siyang weapon. Kaya nga sabi ni Pastor Noel, it is cowardice na gamitin mo ang pulpito para i-berate or dikdikin ang isang miyembro pero hindi mo naman kayang harapin yung one-on-one na counseling para makorek yung kanyang buhay. Okay? So, in Hebrews 13:17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls. The word paitho, to obey, a word that carries the idea of persuasion. Para ikaw ang sumunod, kailangan kumbinsido ka. At ano makakumbinsi sa Kristiyano? Is it the words of the pastor? No, it is the word of God. Kaya tayo sumusunod dahil salita yun ng Diyos. Susunod ka sa pastor kasi yung sinabi ng pastor ay ayon or hango sa salita ng Diyos, hindi lang sarili niyang salita. So, pag may sinabing tigilan mo ang isang kasalanan, hindi ka makikinig dahil sinabi lang ni pastor, wag na wag. No? May mga narinig na ako kasi pastor, ganito eh, sinabi mo, ganyan eh. Hindi. Balikan mo, sino pa talaga nagsabi? Ano ba yung pinaghuhugutan ng salita ng pastor na sinabi sa iyo? It is the word of God. No, hindi yung binawal lang, hindi. Prinsipyo. Balikan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag kasi tinanggal mo or in-isolate mo yung mensahero from the message, ang daling magpersonal. Ang daling sabihin na, hindi kasi may vested interest or ano, ang daling sabihin yun. Pero kapag ka tinigdan mo siya objectively, may prinsipyo kasi na pinaglalaban si pastor. Kaya niya nasabi ito. So, dun tayo magsasubmit sa salita ng Diyos. Sabi ni John Owen, obedience on a persuasion. In law need a lexicon, to convince someone to believe something and to act on the basis of what is recommended. As mentioned in Acts 12:20. So, convince someone to believe something. Doon muna tayo. Maniwala siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ang kinakausap mo, yung konsyensya. Okay? Hindi lang ito intelektual, kundi ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, doon tayo tatayo. Pangalawa, hindi lang kumbinsihin, kundi umakto rin of what is recommended. Kung ano yung sinabi na action na gagawin. So, if this is about a certain sin or certain act, na, kahit hindi naman sinful, pero isang action na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod natin, hindi dahil sa sinabi lang ni pastor. It is because we are convinced that it is from the Word of God. Okay? At, ganito kabigat. Hindi ito lisensya na, pastor, mag-ingat ka sa akin. Hindi lahat na sasabihin mo, susundin ko. Given na in good faith na yung ang elder ay inordain yan, pinili yan ng iglesia, iniwala tayo na may banal na espiritu na kumikilos sa kanya. Hindi yung maging pulis tayo sa isa't isa na saan nasusulat, verse and chapter and book. Pakita mo sa akin, saan bawal magsigarilyo. Diba? Magkakaproblema tayo pagka ganun. So, do tama yung paraan na yun, but it is, kung obvious naman, na malinaw na prinsipyo ng salita ng Diyos, pag sinalungat mo pa yon, it is your flesh na sumasalungat na. No, dahil malinaw naman na ipaliwanag. Hupeko, to yield, to give way, to submit. The words yield, give way, to submit. Parang kanina traffic light. Yield, to stop. Magbigay daan ka, magpasakop ka, no? The idea of deference. Ano yung deference? Respectful submission. Yung pagpasakop natin na may paggalang. Note, the focus of the exercise of rule is soul watching. Ang focus ng ruling ng pastor, hindi para ma-abuse niya yung mga member,
Pero ito ay para bantayan ang kanilang mga kaluluwa. Okay? Ang hirap bantayan ng sarili. Di ba? Sabi ni Aklas, kaya hindi ako natutulog dahil binabantayan ko ang aking sarili. Hindi ka na makakatulog nun. Hayaan mo na may mag-oversize sa iyong pastor at ang ano niyan, ang wala yang ibang gusto kundi mapabuti ang iyong kaluluwa. Okay? Pagtiwalaan natin na na-ordain yan dyan para bantayan ang inyong mga kaluluwa. Si Diotrephes, who loves to have preeminence, recall lang natin, no? Si Diotrephes, hindi siya nakikinig. Ngunit siya pa yung gustong mag-lead. Gusto niya siya yung pinakikinggan, siya yung nanguna, siya yung may posisyon. That's a sin of pride. So, ingat tayo. Karaniwan, kapag tayo ay binabangga or binabangga natin ang salita ng Diyos, ang karaniwang ni-expose niyan yung ating pride. Kasi kaya ka nagdi-disobey sa salita ng Diyos kasi you're thinking that you have a better way or better idea. That's the sin of Adam and Eve. Meron silang sariling naisip na paraan o daan. And that's the sin of pride. In Ezekiel 34:4, woes on the shepherds. Yung mga shepherd na hindi nagpastol, kundi nagpataba sa kanilang mga sarili. With force and cruelty, you have ruled over them. Ito yung woe sa kanila. Yung pasumpa sa kanila dahil sa force, dahil sa pagsalungat, o sa pag-abuso, pinersa nila na sumunod sa kanila yung mga nasasakupan nila. In 1 Peter 5:3, not us being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. The best way to teach and to persuade is to live according to the scriptures, living by example. Another thing is yung tinatawag na learning by doing. Paano matututunan ang tinuturuan mo? Pag pinakita mo kung paano gawin. Hindi lording over. Hindi tayo dito para magturo, mag-utos lang. Kailangan pinakikita yung example. At ito'y ginagamitan na, ng biyaya at ng mahabang pasensya. Okay? In 2 Corinthians, Chapter 1, 24. Not that we have dominion over your faith, but our fellow workers for your joy. Hindi dahil nagdodomain na tayo sa pananampalataya, ang isang elder sa pananampalataya ng isang believer, hindi po. Pero sabi, co-worker or fellow workers for your joy. Tayo kamanggagawa. Sorry, hindi ako sanay mag-Tagalog. Kamanggagawa o co-workers, co-laborers in Christ. Yun ang treatment natin sa isa't isa. And then, it is for your joy, sa kagalakan mo. 2 Corinthians 13:10, according to the authority the Lord has given me for the edification, not for destruction. Anong purpose? Building up, not tearing down. Kung ano yung trabaho ng elder, it is for the edification of the church, not for the tearing down of the church, not for destruction. Anong implication nito? The congregation in general or any member in particular may raise an issue for the accounting of the elder, biblical persuasion of his teaching, or reason for decision. So, pwede namang mag-raise ng issue. Wala pong problema dun. But in the in the presence of grace and deference and mutual respect. Ayun. There's no need for elders to have an official position on marginal issues. May mga marginal issues na hindi naman kailangan magkaroon ng official na posisyon kung ito'y hotly debated at hindi naman ito nakakaapekto sa kalakhan ng iglesia. For example, election, botohan. Eh, hindi tayo pwedeng madi-divide ang church. Instead na ma-keep yung ating unity and unanimity, kapag nagdeklara ako ng, ito ang baboto natin, si ganitong Poncio Pilato, di, dun pa lang, magkakaroon na ng kontra. So, instead na na-keep yung unity, nagkaroon pa ng hidwaan. So,
hindi dapat ganun yung mga marginal issues ay gagawa ng official decision or official position. Members are to exercise deference to the office with active involvement. Ano yung deference? Yun nga, yung pagpapasakop, respectful submission. Pagka may decision na, yung elder, or napagbutuhan na, o kung ano pa mang decision, at reminder na, hindi naman lahat ng bagay pinagbubutuhan sa church. So, we trust the elder na binigyan ng wisdom ng Diyos, may banal na espiritu, na kung anong decision niya, nagsasubmit tayo dahil pinagkakatiwalaan natin na may wisdom siya na binigay ng Panginoon. Okay? And for us to think otherwise, eh parang sinalungat natin yung buong iglesia. So kung hindi man pabor sa atin yung ano yung decision, anong dapat meron? Deference. Na may respectful submission at pagpapasakop, no? With active involvement. Pag binanggit ng active involvement. Sige, papasakop na ako pero kayo lang ha. Kayo na lang bahala kumilos diyan, hindi ako magi-involve diyan kasi labag 'yan sa kalooban ko. Hindi, dapat may active involvement. Kahit hindi ka agree, dahil nag-submit ka, makilahok ka. Makisama ka pa rin sa anumang mapagdesisyonan ng iglesia. So, deference implies the spirit and stance of presumption of support. Active involvement may require expression of disagreement. Dumarating sa pagkakataon na yung active involvement ay pagpapakita ng disagreement, but it doesn't stop there. Hindi lang nag-disagree ka, tapos yun na. Hindi. Dapat ang end pa rin ay unity of the church. Mapag-isa pa rin. So, nandun yung stance of presumption of support. Yeah, Pastor, I support your decision, but I just want to manifest my personal conviction na hindi ako agree, pero I trust your decision and the church. Nagpapasakop ako. That's good. Why? Pinapakita natin na hindi tyranny o tyranny ang paglilit ng isang elder sa isang church o yung pagpapatakbo sa simbahan. Nagkakaisa pa rin tayo. Okay? Ang the best doon, talagang magpasakop wholeheartedly sa isa't isa. Beware, an opposition stance from members threatens unity, as mentioned in Romans 16 verse 17. Ano yung opposition stance? Ano to? Yung makakontra lang. Minsan mema lang. Yung bang okay naman ang lahat, wala namang problema na gusto niya lang maging odd man out for the sake of being an odd man out. Pagsama natin odd man out, siya lang yung may kakaiba. Ba, lahat gusto kulay pula for the sake na I wanna be different, kukontra ako, puti ako. So, hindi tama yung ganong attitude regarding the church unity. So, sa number 16 verse 3, Revolt of Korah, premised on the equality of all the assembly. Ang pagre-rebelde no, sa Old Testament ay nagsisimula saan? Yung mga pangilan-ngilan na mga murmuring. May isang kumontra, kahit wala naman talagang basihan, pwede itong kumalat. Ano mangyari? Full-fledged rebellion at nawala na yung pagkakaisa ng isang assembly. Beware. Pangalawa, eldership rule that fails to persuade the conscience of the people is usurping a lordly domain. Sabi 1689, Baptist Confession of Faith. God alone is the Lord of the conscience and hath left it free from the doctrines and commandments of men which are in anything contrary to His word or not contained in it. So that to believe such doctrines or obey such commands out of conscience is to betray the liberty of conscience and the requiring of an implicit faith. And absolute and blind obedience is to destroy the liberty of conscience and reasons also. We are not here to destroy your liberty or your conscience. We are here to persuade. Merong nakausap ako regarding this sa liberty ng conscience na hindi kami parehas ng posisyon sa isang disputable manner. At ang payo ko sa kanya, habang ikaw ay nagmamature sa faith, kapag nakita mo na ito'y viable, nakita mo na compatible talaga ito sa salita ng Diyos, huwag ka nang magmatigas, yakapin mo na. Because that will be promotion for you. No? Mas, for example, sa Christian liberty,
lumalalim ang pagkaalam mo, pagkaintindi mo sa Christian liberty, pero ma-pride ka naman. Hindi, basta sa akin, tatayuan ko pa rin to kahit kumbinsido na ako, pag mamatigas ako. Ang pag-inom ng alak ay kasalanan. Kahit naman naituro na na ang paglalasing ang kasalanan. Eh dahil matigas ka talaga, hindi Diyo ako makukumbinsi. Dalawa, kapag sumunod ka naman na hindi ka kumbinsido, nagkakasala ka. If your conscience still bothers you, then huwag ka lang makisama sa crowd. Huwag ka lang makioo. Tayuan mo muna yan. Until such time na talagang makapture ng Panginoong Diyos ang konsyensya mo at makonvince ka sa isang standpoint at masabi mo na, Panginoon, salamat. Binigyan mo ako ng mas malalim ng pagkaintindi dito. Tandaan natin, ha, yung mga mature sa faith, yun yung may kakayanan na gawin yung liberty, yung Christian liberty. Hindi yung nagpipigil o hindi gumagawa. That's the weaker conscience. So, anong kailangan nating i-aim? Maging strong yung konsensya natin. So, sa ganung paraan, nakita natin, hindi tayo nagde-destroy ng conscience or ng liberty of conscience, kundi in-strengthen natin ito. Tandaan natin, progressive ang ating pananampalataya, lumalago at lumalago tayo, lumalalim tayo sa pagkakilala sa Panginoong Diyos. Anong punto? The stance of support, while free to disagree, is liberating for both officers and members. Dapat may suporta. Bawa sa iglesia, guys, sabi ko nila, kontra ka. Pero kailangan pa rin magbigay ng suporta. Hindi pa pwedeng half-hearted, whole-hearted support kahit ikaw ay nag-disagree because nandun na yung deference. Pero at the same time, nakikipag-isa ka pa rin. It is liberating for both officers and members. Meaning, aware ako na disagree ka. Wala tayong pagtatalunan dun. Pero aware din ako na willing kang mag-submit. Okay? Nakuha natin? Pangit yung disagree ka pala, tapos ginagawa mo sa bakit, busangot mo, ba naman ito? Ayoko naman talaga ito eh. Hindi. Express your disagreement and let us agree to disagree, pero mag-submit tayo sa isa't isa. Kesa yung eventually, mag-ngangal-ngal ka dyan na, anong tawag dyan? Nag-murmuring. Tapos magkukumbinsi ka, di ba? Yung mga pagsundot-sundot na ganun, nakakasira yun ng unity sa church. So, dapat mag-ingat tayo sa bagay niyon. Dito pa lang tatapos yung discussion. Mag-entertain po tayo ng questions. Ilang minutes pa tayo? 5 minutes? 10 minutes? Okay, 10 minutes. Salamat, Deacon. We still have 10 minutes. Ano po yung mga questions nyo or mga... Ayan, prepare lang ni Deacon RJ. Check. Sound check. Any questions? Taas lang po ng kamay. Questions? Ayan, si Rico. Ah, Rico. Si Brother Rico pala. Yun sa akin, like example yung napag-usapan sa bandang huli, yung sa church discipline, regarding sa church discipline. Let's say, for example lang po, yung, halimbawa sa akin, ako hindi pa ako totally member, pero attender ako. Pero, yun nga, napag-anuhan yung mga ganong scenario na may mga petty sins na nagaganap. No. Disciplinary yung isang taong 'yon kahit hindi siya member. Walang jurisdiction yung church sa hindi member, pero may kapangyarihan na iglesia na rebuke, syempre, at kung ito ay talagang makasisira sa fellowship, hindi na daraan sa paglilitis, talagang ilalabas siya sa fellowship. Kasi, hindi naman siya miyembro.
So as much as possible, kung may mga ganun na required ng church membership, encourage na magpasakop sa membership. Sa church discipline, magpasakop sa church membership para ma-address ng maayos. Kasi kung hindi, for example, pero ginagamitan nito ng biyaya, ano? For example, yung mga uma-attend na may lihim na kasalanan, mga lihim na mga kasalanan or kahit exposed man yung kasalanan pero nandiyan pa rin sila, hindi ito agad or walang jurisdiction yung church para disiplinahin sila, pero it is by their own, I mean, at their own risk. Na hanggat nandiyan kayo at kayo namumuhay sa kasalanan or may lihim na kasalanan, makakarinig kayo. Pero hindi yon dahil sinasadya or pinaparinggan lang. Yun yung risk. Kasi, lihim nga yung kasalanan eh. Pangalawa, kung exposed man, hindi naman, kumbaga, inimbitahan o kusa silang dumalo. Hindi naman pinilit. So, yun yung mga bagay na mararanasan nila. So, ang pinakamaganda nun, encourage na magpa-member. Pero kasi, ay nga, para maging miyembro, may mga parameters na kailangan ma-meet o mga requirements. So, yun po yung may sasagot ko doon. May follow-up po? Walang follow-up? Oh, other questions? I might see Evan. Hello. Sa may ano pa, sa 1 Corinthians 2, 1 to 5. Sabi po dito ni Apostle Paul sa ano? When I came to you, brothers, did not come proclaim to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know among you. So may part pas na ano? And my speech and my message were not plausible words of wisdom. Sa NIV, parang gamit pa sa persuasive words. Paano natin siya pas i-reconcile sa na kailangan persuasive yung preaching or yung pagtuturo? Pero dito pas parang, yung ganun. Iba yung persuasive words sa persuasion ng preaching. May mga words kasi na gagamitin mo, mga words, for example, masasakit na salita para lang konsensyahin yung tao. Pwedeng ganun eh. Ang tawag doon, guilt tripping. Okay? But if the power of the gospel is not there to persuade the person, pwede lang siyang makondena, pero hindi siya magre-repent. Walang nangyari. Pwedeng malaman niya na makasalanan siya pero hindi siya nag-lead into repentance. Kasi ang ginamit lang ay mga words na somehow plausible or persuasive. Pwede namang words na pambobola. Binobola lang yung tao. Yun naman yung positive na dating na, mahal ka ng Diyos. Ika'y mahalaga sa Diyos. You are very special sa Diyos. Na, special ako sa Diyos. So, pwede siyang makita na, nagpapasakop to, magpapamiyembro. Pero hindi pala siya regenerated kasi kaya lang siya naniniwala kasi tingin sa sarili niya mataas. Hindi siya nagrepent. So, it's not with the plausible words of wisdom or words per se, but it's in the message of the gospel. Yun yung dapat mag-persuade sa atin. Okay. Other questions or follow-up? Namatay yung fan. Pwedeng gusto yun. Pinatayin ako ni Bitoy ng electric fan. Bitoy, nakakalata na ako ah. Yan. Other questions? Last two questions. Baka po may tanong? Okay, habang wala naman nagtatanong, gusto lang natin maiwasan ulit yung ganitong pangyayari. Na kapag may decision yung pastor, ay, sa meeting tayo, di ba? Nagkaroon ng decision, official decision na, tapos binigyan ng pagkakataon, pag-usapan, magkaroon ng objection, or para maipakita yung deference,
hindi nagsalita. After nun, saka maraming sasabihin ng membro. Wag na wag nating gagawin sa isa't isa yon, okay? Lalo pag official church meeting, magsalita ang miyembro kasi may karapatan kayo magsalita. Kapag hindi nyo tinake yung opportunity na yon, after the meeting, wala nang sa isa yung pagsasalita natin kasi hindi na yon ano. Kumbaga, pwede naman pakinggan pa rin, pero ano pang sa isa eh. Oh, hindi na valid dahil ano, kahit pa valid yung punto mo eh, tapos na yung meeting, paano pa pakinggan yan? So hangga't merong tinatanong yung pastor na may objection, meron bang reactions or any insights or kung ano pa man, samantalahin natin. Huwag nating isipin na ay hindi, nahiya kasi ako, alam na nila yan. Kasi bakit? Ang bawat desisyon sa isang iglesia ay apektado ang kabuuan. Okay? Huwag nating sayangin yung mga oportunidad na ganun. Okay? So, other question? Yes, brother. Sa dati kong pinanggalingan, yun nga, yung nabanggit nga kanina, yung mother church. Actually, may yung church na kinabibilangan ko dati nang pinata pa ako, she's, 18 daughter churches, o 19 pa nga. Pero ang ruling is nag-oversight yung mother church doon sa mga daughter church nila. It is it is a biblical or not. Yun lang. Yung parang ano, parang ganun. Tama ba yun ganung aspeto ng ano ruling sa church? Kasi minsan kasi 'di ba, may church halimbawa itong church na to magkaroon pa ng ano, kumbaga parang sabihin na natin other ano, magkaroon ng ibang local. Yun. So it is possible na pwedeng mangyari yung ganun. O it is legal na okay. Para masagot natin 'yan, balikan natin yung kaninang pinag-usapan natin na ang mandato sa iglesia ay local ruling. Kapag may isang local na iglesia ka, kung sino yung elders doon, ang jurisdiction ng elders ay doon lamang. Ngayon, pwede ba tayo magkaroon o manganak ng isa pang iglesia? Pwede. Pero kapag yun na inaitatag na at na-covenant na, kagaya ng ginagawa natin ngayon sa Basbate, mayroon pa yung kino-covenant na church doon, hindi natin sila daughter church. Kapantay natin sila. Kasi magkakaroon silang set of officers, set of office bearers. At yun ang mag-rule doon, hindi tayo. So yung idea ng daughter and mother churches is not biblical. Na misunderstood nila yung nangyari sa New Testament. Kasi sa like for example, yung sa amin doon sa pinanggalingan ko sa CBC, main ang tawag sa kanya. Tapos ang napapangalan sa ibang mga daughter churches niya, andun yung applicable ng CBC pero ibang ano, may iba pang name. Before sa CBC. Ganun. Para may identity. Para may identity na daughter church. So yun, hindi biblical, hindi natin pinapractice or pinaniniwalaan yun sapagkat ang bawat lokal na iglesia ay buong katawan ni Kristo. Hindi ito hiwa-hiwalay. Ayan. Last one question. Going once? Going twice? Kung wala nang tututol, manahimik na habang buhay. Parang kasal lang, no? Tayo'y mananalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa inyong pong lakas na patuloy binibigay sa amin, sa patuloy na yung pag-aaral, sa dunong at sa kaliwanagan ng pag-iisip. Dalangin po namin itong mga napag-aaralan namin patungkol sa ruling ng iglesia sa pagitan ng mga elders ay patuloy namin itong maintindihan at sa paglago namin bilang isang iglesia, ito'y kakitaan namin, Panginoon, ng pag-apply biblically sa aming panambahan na mag-lord over or maging abusive ang mga elders, mga office bearers, at wag din naman po maging
rebelde ang mga nasasakupan. Magkaroon nawa kami ng harmony at ng unity, Panginoon, sa pagsamba sa inyo. All for the edification of the church, not for the destruction. Thank you, Lord. At sa lalabi pang oras ng panambahan ngayon, patuloy ng kalakasan, iba yung katalinuhan at pagpapasakaw, papatuloy pong ibigay sa amin at kayo pong patuloy na mag-bless sa mga mangyayari pa sa araw na ito. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.